Hey class, so again, Jair going here. So we are to discuss class part 3 of module 5. So this time class moment distribution tayo, right? So yeah, so technically class ang moment distribution, pwede siya class sa beams lang tsaka frame, no? So kung iisipin nyo class, ang thrust lang talaga natin class is yung force method na yun. So meron rin tayo din natawag class na list. At then again, class, moment distribution tayo. So again, class, nimbento ito class ni Hardy Cross noong 1924. Okay? So technically, class, sumikat siya from 1913 to the 60s. Parang yun, nag-decline lang class yung plurality niya class nung naging computer age na tayo. Okay? Kasi, yeah. So technically, class, yung pinaka-main reason kung bakit siya sumikat or bakit siya ginagamit class throughout the world is yun, hindi siya class gumagamit ng equations. Kung baga, hindi ka class magsasolve ng equation, tapos simultaneously solve mo siya class, hindi parang yung three-moment equation. Technically class, ang galawan natin sa moment distribution, class, dire-diretso ka lang. Table lang class. Okay? Parang may iteration lang class ng steps. So, paulit-ulit mo lang gagawin class hanggang sa makuha mo isang goal. Yun class, magsastop ka sometime kapag nakuha mo yung goal na yun, tapos makuha mo na class yung memory and moment. Okay? So, properties lang muna tayo class. So technically, kailangan natin discuss class ito. Meron tayong definition of terms, no? So ito yung mga gagamitin natin class na sa moment equation. I mean, moment distribution method. Okay? So meron tayong tinatawag class na stiffness. So ang attention natin sa stiffness class is yung capital K, no? So meron tayong two types class. Depende lang kung ano yung property class ng ating structure. So ang galawan natin class kapag E. So ito, no? Kapag hindi constant yung E. So, dalawang kasi yung types natin. Kapag constant yung E or kapag hindi constant yung E. So, pag constant yung E class, ang galawan natin, meron tayong tinatawag na relative bending stiffness. Kung baga, mas maganda ito kung gamitin class kapag constant yung E. Kasi mas simple na yung ating formula. Okay? May itsura ng formula natin, class, ganyan. So, parang galing lang sa kanina class, yun. Parang nakansal yung E class tsaka yung 4. So, meron lang tayong I over L. Okay? Tapos class yun nga, meron tayong tinatawag ng bending stiffness or like yung K-bar. Ang formula natin dito class is yan. K is equal to E or EI over L. Again class, kapag constant yung E more or less, mas simple yung formula natin. Ang magagamit na lang natin dito class is yung relative bending stiffness, which is equal to class yung I over L. Okay? So kung titignan nyo yung book ni Cassie Malik, class more or less sinasabi niya dito. Yan. So meron daw tayong ito. So, ito class, never natin itong gagamitin in a way, class. Ito, no? Bakit? Kasi class, di ba, ang pinaka-first step kasi class ng ating structure, or like ang pinaka-first step ng procedure natin, class, is i-assume natin na lahat ng joints naka-fixed. Okay? So, yun nga class, pag in-assume natin na fixed lahat, ito lagi yung gagamitin natin. Kung baga, never tayo class mag-a-arrive sa ganyan. Gets ba? Okay? So, again class, no? Ito tayo lagi. Kasi i-assume natin lagi class lahat ng joint fixed. Okay? So, yun class. So, meron rin tayo tinatawag class na carryover moment. Okay? So, ang carryover moment class, yun na, from the name itself. Parang magki-carryover lang yung moment dun sa isang side. So, kung titignan nyo class, yan. So, pag nag-introduce ka class ng moment dito, may effect siya class dun sa kabilang side. Okay? So, technically class, kapag fix lang galing, so kapag fixed class ito, doon lang siya magkaka-effect. Kasi kapag ano yan class, walang moment doon. Okay? So kumbaga class again ito. So ito yung ating situation. So pag nag-introduce ka class ng moment dito class, pagpunta doon sa fixed end, meron tayong tinatawag na carryover moment. So ang value ng carryover moment natin class technically, yung half class nung ninagay mong moment dito. Okay? So ito yung formula natin again class. Carryover moment natin class is 1 half m. Again class, ito yung gagamitin natin, hindi ito. Kasi nga, lagi na class, ang first step natin, i-assume natin lang ng joint fix. Okay? So 1 half lang tayo class no applied moment dun sa near end. Okay? So meron din tayong tinatawag class sa distribution factor. So yung distribution factor class, ito yun. Ay, di. Doon muna tayo sa unbalance. So, dito kasi class, meron tayong tinatawag na unbalance moment. Okay? So ang galawan lang dito class, yung na-introduce na moment dito class, pag dinistribute mo dun sa connected members niya, okay? Hindi hating kapatid yan class. Okay? So, paano yung hatian? So, nakadepende yun class sa distribution factor.
Okay? So, itong distribution factor natin, class, related naman siya kung gaano katibay yung beam mo. Okay? So, technically, class, simpler terms, kung yung moment na nabuo dito, class, kung i-distribute natin dun sa connected members, iyon, class, hindi siya pantay-pantay. Nakadepende yung class dun sa durability or stiffness ng mga members na yan. Okay? Or dun, class, sa distribution factor natin. Okay? So, tingnan lang natin, class, pag distribution factor, no, eto. So, kapag fixed end yan, class, so, divide distribute, no? So, kailangan mo titignan lang, class, kung ano yung end na yun. Okay? So, technically, class, pag fixed end yan, matik, ang distribution factor natin, class, is 0. Kapag free end naman, class, ang distribution factor natin is wala. Okay? Kumbaga, hindi kasi natin kailangan, class, kasi pag free end yan, class, yung moment doon, kayang-kaya natin kunin. So, dapat, class, ang distribution factor niya, wala. Okay? So, mag-significance class yung wala dun sa zero. Kasi pag wala yung class, as in, yeah, siya kailangan. Okay? So, distribution factor natin kasi kapag simple support, yan, one. Okay? So, yun. So, again, class, ito yung formula natin. So, paano mo kunin yung distribution factor? So, technically, class, again, nakabase yan sa stiffness natin. Okay? So, distribution factor lang natin, class, ratio lang yan ng stiffness ng member divided by class yun. Yung stiffness ng vent. Okay? So, dyan class, naka-depend again, pinaka criteria class ng distribution factor is yung stiffness natin. Gano'ng ka-stiff yung member. Okay? Kasi class, the more durable class or mas matibay yung member, mas konti class yung madidistribute na mo, madidistribute class na moment sa kanya. Okay? So, meron rin tayong tinatawag class na fixed end moments, no? Yan. So, yung fixed end moments natin, class, ito na class yung ano. Kasi diba, ang first step ng ating solution, class, is if we fix natin lahat ng joints. Gagawin natin yung class para makuha natin yung tinatawag natin fixed end moments, okay? So, ito class yung pinaka-core in a way ng ating method. Kasi class, kung hindi mo kayang isolve class yung fixed end moment, hindi ka uunlad, okay? So, yan yung class. So again class, yung mga fixed end moments natin class, again, dependent ulit yan class kung ano yung load natin. So depende kung load. So technically class, itong dalawa, parehas lang yan. Okay? Yung nauna lang class is dinerive siya dito. Okay, so mas maganda class, ang i-memorize na lang natin class, ito. Kasi ito class, true to all, yung point load. So pag may point load tayo class, ganyan. Okay? So again class, ito yung mga fixed end moment natin. Literal class na yan yung mga moment dun sa fixed end. So, dalawa yung class. Meron tayong left, meron tayong right. Okay? So, yan class. So, marami. So, meron rin tayo class kapag yung loading na is moment. Pag distributed load tayo. Rectangular load. Tapos meron tayong triangular load. Tapos meron tayong isang variation ng triangular load class. Yung nasa gitna class, yung highest point niya. Okay? Meron din tayo class kapag ganito. So, ito class kapag may nabuong stiffness. So, ito class technically kasi meron tayong dalawang types. Due to load yung class sa'yo kanina. So, meron tayong due to deformation. So, kapag deformation na yun, class yan, meron tayong deflection. Tapos, kapag meron tayong rotation. Okay? So, ito class, more or less, ito yung pinaka-flexible class. Kasi ito class, gagamitin natin kapag meron tayong distributed load. Kahit anong itsura ng distributed load lang. Class. Ang kailangan lang natin, class, kailangan natin makuha yung P na yan or like yung representation class ng distributed load natin. So, ang formula lang natin dito sa P class, meron tayong ng W. So, yung W na yung class, technically, yun yung point dito. Yan, class, yung W. Okay? Kailangan mong kunin yung point na yung class at a distance X. Yan. Okay? So, dito, class, mag-differentiate lang tayo. Gets ba? Okay? So, para ano, class, hindi, summarize ko lang yung mga pinagsasabi ko kanina. So, again, class, ang pinaka-topic natin, class, is yung tinatawag natin moment distribution method. Yan. Okay? So, ito, class, again, applicable lang siya. Beams lang tapos frames. Ay, hindi siya pwede class sa truss. Kasi in a way class, yung moment hindi natin ma-distribute kapag truss. Okay? Tapos kaya siya sumikat class again kasi nga, hindi tayo magsasolve ng maraming equation tapos isasolve natin yung equations simultaneously. Okay? So dito class, no simul yan, tenuous equations needed. Okay? Kaya siya class pinaprefer ng iba kasi yun nga. Hindi tayo masyadong mag-ano, sa solve ng maraming equations.
Okay? Tapos yung class, meron tayong definition of terms. No? Ito na yung mga mahal na class. Technically kasi, ito yung kailangan mo munang kunin class. Yung tatlong to. So, meron rin tayo. Technically yung tatlong yan class. Ito yung kailangan natin kunin class bago natin ma-start yung pinaka-solution natin. So, parang ito class yung mga pre-values na kailangan natin. Like yung pre-design, sabihin natin. Pre-solution. Okay? So, isolve muna ito class bago tayo moonland. Okay? So, una dyan class, meron tayo tinatawag na stiffness. Okay. So, notation natin sa stiffness class K. Okay. So, pinaka-formula lang natin dito class. Again, yan kasi ang pinaka-first step natin kasi siya assume natin lahat na fixed. So, I over L lang tayo. Okay. Tapos class, meron din tayo tinatawag class na distribution factor. Okay. So, ang notation natin kasi distribution factor, DF. Okay. So, ang formula natin dito class, again, naka-dependent kasi yung class doon sa stiffness natin. So, yung stiffness class ng member over class yung stiffness ng joint. Okay? So, simple lang, ganyan. So, yung distribution factor class, ang pinaka-use yan talaga, is, yan talaga yung factor class ng distribution ng moment. Okay? Ito yung basis natin class kung ilang moment yung mapupunta doon sa member na yun. Okay? Meron din tayong tinatawag class na fixed end moment. So, again class, itong fixed end moment, technically, ito yung pinaka- mahirap in a way. Okay? Kasi class, hindi lang siya simpleng formula. Kailangan mo rin mag-analyze. Okay? So, ito class, ang notation natin is yung tinatawag natin FEM. Okay? So, ito class, yung fixed end moment natin, nakadepende ang class dun sa loading natin. So, nakikita nyo class again kanina, yung mga pinakita ko, no? Dependent yan class dun sa loads. Okay? So, depende sa load class, pero tayo formula, shortcut na rin siya in terms. Okay? Yan. Titignan mo lang class is either yung nasa left lang or yung nasa right na fixed end. So, makukuha mo na class yung mga fixed end moments then. Okay? Tapos class, lastly, meron din tayo tinatawag class na carryover moment. Yan. So, yun yung class niya. So, di ba kasi tinabi ko kanina, distribute tayo ng load. So, dun sa mga distributed load natin yun na yung class, pag nag-introduce tayo ng loading, yun nga. Meron tayong mga create class na carryover moment dun sa dulo. So, may mangyari lang ko sa carryover moment kapag yung nasa far end niya class is a fixed end. Okay? So, notation natin class sa carryover moment, ganyan. Okay? So, ang formula natin class is lagi, kasi nga, i-assume natin lahat class ng joints natin na fixed is yung introduce moment class divided by 2 lang siya. Okay? So, technically class yan yung mga discuss ko kanina. Okay? So, move on tayo, class. So, ang next na i-discuss natin, class, is ano ba yung pinaka-concept? Or parang ano yung kwento? So, technically kasi, class, pag moment distribution method, kailangan mo malamang, class, kung ano yung, yun, yung kwento niya. Paano yung flow, class, yung ginagawa mo para mas malaman mo, class, kung ano yung procedure ng analysis natin. Okay? So, eto, class. So, eto, class, yung parang longer explanation niya, no? Okay? So, dun tayo, class, sa mas simple. So, ito yung parang simple. Yan. Ito class yung ating simpler explanation. So, yun nga class, ang pinaka first step natin kasi is in a way, yun. I-assume natin class na lahat ng joints fixed. Or layan lang kasi yung part class na parang sinatawag natin, ilalock natin yung joints. Okay? So, lahat class ng hindi fixed, gagawin natin fixed. Bakit natin kailangan gawin yung class? Kasi nga class, kailangan natin ng fixed end moment. Para makuha yung fixed end moment class, kailangan i-assume natin lahat ng joints fixed. Okay? Kasi yun yung, dun yung start class. Kasi yung mga shortcuts na yung class, yun. Para magkaroon tayo ng value. Okay? So, titignan nyo class yan. Naka-fix na yung ating joints. Okay? Nung ginawa natin fix yung class, nakuha tayo moments. Okay? Yung moments na to class, i-analyze natin dun sa joint. Okay? So, kung wari class, ito yung C. Yan. Titignan nyo class, meron tayo nakuha ang fixed end moment dito class. Meron din tayo nakuha ang fixed end moment dito. With respect class dun sa load dito, tapos dito sa load dyan. Okay? So, kung titignan natin class, pag in-analyze natin yun, yan. Okay, meron tayong fixed end moment 1 dito plus fixed end moment 2 dito. Okay, so pag linipat natin class kung dito, nililipat natin dito sa joint C na yan. Okay, so kung titignan nyo plus yung joint C na to, hindi siya equilibrium. So bakit hindi siya equilibrium class? Eh, di ba yun yung parang pina-foundation class ng solutions natin? Dapat lahat class ng joints and members, equilibrium. Okay, so hindi yun nag-equilibrium class dahil doon sa ginawa natin. Kasi di ba kung sa ginawa natin, yung assume natin na fix yan, nung ginawa natin yung class, nagkaroon ng discrepancy. Okay?
So, nung ginawa natin yun again, kasi in equilibrium yung point na yun, mag-interest tayo sa tinatawag natin unbalanced moment. Okay? Yung unbalanced moment na yung class, yan yung magbabalance ng C. Para maging equilibrium siya. Okay? So, again, class, nung nag-interest tayo class ng yan, mag-interest tayo ng moment dun sa C, in the form class of yung unbalanced moment. So, magkakaroon yun ng effect class. Since sinagay natin yun dun class sa joint C, kailangan natin class ilipat yan dun sa member. Okay? So, yung nilipat natin class or yung effect ng unbalanced moment na yan, yun na yung tinatawag natin distributed moment. Okay? So, i-distribute natin class yung unbalanced moment na to. Kaya tayo class tinawag natin yung method na to na distribution, moment distribution method. Kasi ganun yung galawan class. Yung nabuong unbalanced moment na yan class, i-distribute natin dun sa members hanggang sa yun. Parang ganun na yung factors. Okay? So again, class, di ba, meron tayong unbalanced moment. Yung unbalanced moment na yun, kasi i-distribute natin. Pag di-distribute natin dun, class, ang tawag nga natin dun sa moment na yun is yung distributed moment. Okay? So, yung hatian class, yung distribution natin, again, hindi yan equal. Hindi siya ating kapatid class. Again, nakadependent yan class dun sa properties ng members kung saan mo siya i-distribute. Okay? So, yung pinaka-property kasi yung hinahanap natin is yung stiffness or like yung durability kung gaano katibay class yung member. Okay? So, mas matibay class, mas marami. Ngayon pala yung class, maringin sinabi kanina. No? So, mas matibay class yung member mo, mas malaki yung i-distribute natin doon. Okay? So, again class yun nga. So, di ba kung titignan nyo, kasi nag-introduce tayo ng distributed moment class doon sa member. Okay? So, technically class, may makikreate yan na carryover moment. Kasi nga, di ba, i-assume natin class lahat ng joints natin fixed. Okay? So, nung in-introduce natin kasi yung distributed moment, dun sa far end niya class, meron tayong tinatawag na carryover moment. Okay? So, technically class, ganun yung process. So, may mabubuo class na unbalanced moment, no? Yung unbalanced na moment na yun class, i-distribute natin. Dahil dun sa distributed moment natin class, magkaroon tayong carryover moment. Okay? So, gagawin lang natin class lahat yun. So, kung titignan nyo class, may mabubuo ulit na unbalanced moment dito. So, paulit-ulit lang siya class. So, ang pinaka-goal natin dito class, again, dapat yung unbalanced moment na yun class, maging zero. Okay? Kasi nga class yun nga, bawal kasi tayong basta-basta lang mag-introduce ng moment. So technically class, paulit-ulit natin gagawin yung distribution method na to class, i-distribute natin yung moments na yun, hanggang sa unbalanced moment natin class maging zero. Gets ba? Okay? So again, kasi erase ko lang to para ma-drawing natin class kung ano yung mga, ano yung basic concept class ng moment distribution method. So again class, no? So ito yung pinaka basic concept class ng ating moment distribution method. So yan class, so meron lang tayong, ipin nyo lang class, may ganyan, no? So, simpleng fix ng ganyan class, no? Meron tayong continuous beam, okay? Meron tayong si A class, si B, tapos si C, okay? So again class, sa pinaka first step natin class, yan. I-assume natin class na ito, fixed. So iba i-assume natin class lahat dapat ng joints fixed para makuha natin class yung tinatawag natin fixed end moment, okay? So, meron tayong makukuha dito, class. So, wari, meron tayong loading na ganito. So, yan. So, simpleng loading na lang ng ganyan, no? Okay? So, dependent dun, again, class, sa loading, meron tayong makukuha dito, class, sa fixed end moment. So, ang tawag natin dito, class, ito yung fixed end moment natin. FEM. BA. Okay? So, ito naman, class, yung ating fixed end moment. BC. Okay? So, dyan yung pinaka-start natin, class. Yung mga nakuha nating FEM na yun, class. So, yun yung first step natin, no, class, yung tinatawag natin, ilalock natin yung joints. So, pag sinabi natin i-lock natin yung joints class, ginawa natin fix yung mga hindi fixed. Okay? Ito, hindi natin kailangan gawin fix class kasi yan yan. Okay? Para again class, makuha natin yung tinatawag natin fix end moment. Okay? So, after natin makuha yung fix end moment natin class, i-unlock ulit natin. So, yun na yung unlock, no? So, pag in-unlock mo yung class, so in-analyze natin class yung joint B. Di ba? Ang itsura class ng joint B is ganito. Yan. So, gawin ko lang ganyan, no? Okay? So again, class, ito yung B natin. Yan. So, ito na yung B. So, ito yung B. Ngati lang natin, class, ina-analyze natin. Okay? So, again, class, ilalagay natin ngayon yung kinuha natin fixed end moment. So, nakikita nyo, class, again, ito yung FEM. AB natin, class, ito yung, I mean, BA. So, FEM, BA natin, no, yung nakuha natin kanina. Tapos, class, ito yung FEM, BC natin. Okay? Kung titignan nyo, class, yung equal niyan, more or less, sabihin na natin class, yung FEMBA natin class is greater than yung FEMBC. So technically class, yun yung pinaka ano yun. Never class mag-equal itong dalawa. Kasi di ba yung values niyang class nakadepende doon sa load na nandito.
So, maging equal lang class yung loads nito kapag symmetrical yung loading natin dito, tas same. Okay? So, wireless class, laging may mas mataas. So, ano yung mas mataas na yung class? Ang pinaka-goal nga natin class, dapat kasi equilibrium to. Okay? So, dito na class, since alam natin na mas mataas class yung BA kesa dito, para ma-equilibrium yung joint class, mag-introduce tayo class ng clockwise moment. Okay? So, yung class, clockwise moment na yung class, yan yung tinatawag natin class na unbalanced moment. Okay? And balance moment na yan, class, siya yung magbabalance nung ito. Kasi di ba yun yung pinaka-foundation class ng analysis natin. Dapat class, maging equilibrium class yung joint na yan. Okay? So again, class, nung nag-introduce tayo ng unbalanced moment yung class para maging equilibrium yung joint, may effect yan dito, class. Okay? So titignan class, i-distribute natin. So meron clockwise dyan. So pagdating dito, class, dapat counter. So dito rin, class, dapat counter. Okay? So i-distribute natin yung class. Kasi pag nag-introduce tayo sa joint, may effect yan dun, class, sa connected members niya. So, yung effect na class, again, ito na yung tinatawag natin distributed moment. So, yan na yung moment distributed natin. Okay? Distributed moment. Yan. Okay? So, titingnan nyo class, again, distribute natin yung unbalanced moment na yan. So, kaya tinawag class yung method natin ng moment distribution method kasi yung unbalanced moment na nabuo doon class, dinistribute natin. Okay? So, nung dinistribute natin yung class, again, hindi siya equal. Hindi hating kapatid niyang class. Nakadepende ang class dun sa stiffness no member. Okay? So kung gano'ng class kalaki yung I niyan, right? Yun. Technically class, yun yung moment na bubuhatin niya. So mas matibay ito class, mas malaki yung mapupuntang moment sa kanya. Kasi class, yun yung kaya niyang buhating moment in a way. Okay? So ang next natin class, kung titignan nyo, yung moment is yung distributed moment na to class, magkakaroon siya ng effect sa gilid class. Kasi di ba, again class, di ba, more or less, lahat class ng joints dito, i-assume natin class na fixed. Okay, so ito yung A, ito yung B. So pag fixed end moment yung class, meron tayong mabubuti na tawag natin class of carryover moment. Okay? Meron tayong carryover moment dyan, so carryover moment rin dito. Okay? So ganun yung process class. So more or less, after yung class, pag nakuha na natin yung carryover moment na yan, ilalock ulit natin lahat ng joints. Okay? So yung mga carryover moment na to class, again, i-analyze natin yung joint na yun. So pag na-analyze mo ulit class yan, meron na namang na-introduce sa moment dito class. So kung titignan nyo class, hindi na naman equilibrium yung joint na yun. Okay? So pag hindi equilibrium yung joint na to class, again, mag-introduce ulit tayo class na unbalanced moment. Yung unbalanced moment na yun class, i-distribute natin. Distributed moment na yun class, magkakasya ng carryover moment. Okay? So kung titignan nyo class, ganun yung process. Okay? Magsa-start siya class dun sa unbalanced moment. Yung unbalanced moment na yun, class, i-distribute natin. Yung distributed moment na yun, class, magkakasya ng carryover moment. Tapos yung carried over ng moment na yun, class, mag-produce ulit siya ng unbalanced moment. Okay? So, tiny class, ganun yung cycle. Okay? So, paulit-ulit natin, class, mangyayari yun. Hanggang, class, ang gusto natin mangyari, yung ma-produce na unbalanced moment na yun, class, maging equal siya sa zero. Okay? So, gagawin lang natin class yung distribution hanggang class yung moment natin na unbalanced maging equal to zero para ang mangyari class, wala tayong in-introduce dun sa joint. Okay? So, titingnan nyo kasi yan yung pinaka-concept class nung ginagawa natin. Magsa-start sa unbalanced moment, yung unbalanced moment class, i-distribute natin. Yung distributed moment na yun class, magkakosyo ng carryover moment. Okay? So, yung carryover moment na to class, magpro-produce ulit siya class ng unbalanced moment. So, paikot-ikot yung class. Hanggang class, again, maging zero. At some point, magiging zero kasi unbalanced moment na yun. Okay? So, kung titingnan nyo, kapag naging zero na yung unbalanced moment na yun, may mga may ipon class na moment dito. So, meron tayo may moment distributed 1, moment distributed 2, meron tayong ayan, carryover moment 1. So, madami ang class, may ipon. Okay? So, pag na moment class na naging zero na yung unbalanced moment natin, class, lahat ng moment na naipon dito, class, yan, i-add natin. So, isa-sum natin, class, lahat ng yan. Kung ano yung sum class ng mga moment na naipon dito class, yun na yung magiging moment natin sa B. Ito na rin yung magiging moment natin class. Ito sa B, C, no? Ito pala class is C. Yan. Okay? So, ito na yung sa CB. Okay? So, any class, ganun yung concept. Pag naging zero na yun, lahat ng mga naipon ng moments ng class, i-add natin para makuha natin yung pinakagusto natin makuha ang moment. Okay? Gets the class. Okay? So, titignan nyo class, tatlo na yun parang i-consider natin dun sa solution na. Okay? So, kung titignan nyo, class, ang kailangan natin isolve bago tayo mag-solve niyan, class, kailangan muna natin, class, isolve yung I. I mean, yung stiffness muna natin, class. Solve natin, class, kailangan natin makuha yung K. Okay? Kailangan natin makuha, class, yung distribution factor.
So, kailangan natin yung FEM. So, technically, class, ito lang naman yung kailangan natin, di ba? So, kailangan natin class yung FEM. So, kailangan dapat natin malaman class kung ano yung distribution factor para ma-distribute natin yung moment. But, then again, class, yung distribution factor class, nakadependent yan dun sa K. So, tinignan class, kailangan natin yung K, TF, tapos yung FEM bago tayo class mag-start ng distribution. Okay? Tapos, dun sa part ng distribution class, ang kailangan natin dito, kailangan natin class yung tinatawag natin unbalanced moment. Okay? Meron rin tayo kasi sinatawag na distributed moment. Tapos meron tayo class kinatawag na carryover moment. Okay? So, ang mga formulas dito class, again, yung unbalanced moment natin class, titignan nyo, ang formula natin dito class is, isasum lang natin class yung FEM dun sa joint. Okay? Tapos class, yung distributed moment natin class, again, yung nakuha natin class na unbalanced moment. Okay? Kailangan lang natin kasi i-multiply doon sa distribution factor natin. So, may mga tayo makuha distribution factor. Okay? So, kung titignan nyo kasi, di ba yung unbalanced moment na yan, hahatiin natin class. Okay? So, kapag dito class, di ba, nasa join siya, clockwise siya class. Pag nilipat mo sa member class, dapat maging counterclockwise siya. Okay? So, dito class, dapat natin indicate. Di ba class? Kasi yan yung significance, yung representation natin class ng inversion ng direction. Okay? So, malaga dito class, kailangan natin indicate. So, ito na yung formula natin class distributed moment. Kasi class, again, nang galing sa joint, ilalagay natin sa member. So, yung clockwise, dapat maging counter. Okay? So, yung carryover moment natin class, yung mga formula lang natin itong discuss natin. So, two lang. So, para mas specific class, yung distributed moment na yun. So, yung M distributed, i-divide lang natin ng 2. Okay? So, meron lang tayong ano dito class. So, kung titignan nyo kasi ba nang galing siya class sa, yan. Diba? Manggagaling siya class sa moment BC. Okay? Tapos class, ang effect niyan, yung distributed moment BC, magiging carryover moment CB. So kung titignan nyo class, kung meron tayong XY dito class, dapat manggagaling yung value ng carryover moment XY dun sa Y, X. Okay? So technically class, yan yung pinaka-consequent moments distribution method. Again class, dapat alam niyan yan para pag nasa table na tayo. So ang pinaka-solution natin dito kasi is table. Pag nasa table na tayo class, alam niyo yung ginagawa niyo. So, tandaan niyo lang class yung kwento. Okay? So, ituloy-tuloy natin. So, titignan niyo class, again, ito yung mga formulas natin. No? Okay? Tapos, meron lang special class. So, again, parang dun sa three-moment equation class, pag nakita tayo class ng cantilever method, yun. Technically class, pwede na natin kunin yung FEM dun. Okay? So, kailangan pa rin natin class yung FEM kasi kailangan pa rin natin siya class sa analysis. Kumbaga, included siya class dun sa analysis. Okay? So, kukunin lang natin class yung moment. So, kuha rin class yan. May makukuha tayong moment class, no? Okay? Yan. So, this time, the statics tayo. Dito yung equation. Summation of forces. Summation of moments tayo class. Okay? So, kailangan lang natin class i-prove kung ano yung orientation class na nakuha natin moment. Tapos, class, kailangan natin i-apply yung sign convention. So, ano yung sign convention natin class? So, again, ang i-discuss lang natin class dito sa beams is yung without support settlement. So, kung titignan nyo class, diba, from three-moment equation, meron tayo two types of beams. Yung walang settlement class, tapos yung meron. So, diniscuss natin sa moment distribution method class para mixi lang yung walang settlement. Okay? So, ito na class yung procedures for analysis natin. Yan. Okay? So, again class, first step natin, i-assume natin class lahat ng joints natin fixed kasi class, kailangan natin kunin yung fixed end moment. Okay? So, prior class dun sa moment distribution natin class, kailangan natin makuha yung tatlong to. Yung FEM, yung K class, tsaka yung DF. Okay? Pag nakuha na natin yung tatlong yun, class, ready na tayo mag-moment distribution table. Okay? So, pinakalamang class sa moment distribution table natin, class, again, meron tayo yung unbalanced moment, distributed moment, tapos yung carryover moment. Okay? So, after natin class ma-accomplish yung table, makukuha na natin class technically yung member end moments natin. Okay? Kumbaga yung sa distribution method class para ma-imagine yun, parang redundant moments natin. Pag nakuha natin yung moments class, pwede tayo mag-FBD analysis, tapos isasol na natin class kung ano yung kailangan. Right. Tapos yan class, so yung sign convention natin class, yan. So ang sign convention natin class sa lahat ng moments, mapa FEM, distributed yan class or unbalanced, dapat class counterclockwise, positive yung moment natin. Pag clockwise yung moment natin class, negative yan. Okay. So yan lang class yung convention natin dito. Okay. Para sa mag-gets natin class, example tayo. So dito class again, no? Stress natin. So ang pinaka-start class ng ating moment distribution is yung FEM. Dapat class expert tayo sa pagkuha ng FEM. Okay? So, yun yung first example natin, class. Okay? So, i-erase ko lang, class.
Again, class, mag-example tayo. So, hindi tingnan yung example na yung class. Yeah, 5.4. Okay? So, ang gusto niya lang makuha class is paano do yung fixed end moment yan. So, again, class, kung titignan nyo, no? Ang fixed end moment class, naka-dependent again yan. Dependent yan, lagi. Dun sa quad class, loading. Kailangan mo lang class i-identify ano yung itsura ng loading natin. Kaya rin siya tinawag na fixed end moment class kasi, again, yun yung moment class sa fixed ends. Okay? So, meron lang tayong ganyan, class. Drawing natin, no? So, ganito daw, class, yung structure natin. So, yung loads natin, class, meron tayong downward na 10. Meron tayong triangular load na 6. Tapos, meron tayong upward, class, na 20. Okay? Ito, class, yung point A natin. Ito yung point B natin. Kailangan natin makuha, class, yung FEMs. Doon sa AB, tapos yung BA. Okay? So, parang natin kukunin yung class. So, technically, class, kung titignan nyo, yan. Ang FEM class, again, dependent yung sa loading. So, depende dun sa loading class, may mag-create ng FEM. Okay? So, imagine na lang natin class. So, malaga dito class, dapat alam yung paano yung orientation ng FEM natin. So, dalawa lang yung class. Pag downward, yung load kasi natin sa either upward lang or downward, di ba? So, pag downward class yung loading natin class, ganito yung itsura ng FEMs natin. Kumbaga kasi class, kukontrahin niya yung loads. So, dapat paganyan siya class. Okay? Sipin nyo lang class, dahil kasi since downward na yung class, mag-create siya ng yan, happy face na deformation. So, dapat kasi yung moment natin, pataas, para kontrahin niya in a way class. Okay? So, para ang nangyari class, dahil dun sa load na yan, ganito yung reactions dun sa fixed end moment. Okay? So, ito class yung FEM, due to yung 10 na unit na point load. Yan. Okay? So, ganito yung analysis natin class. Para makuha natin yung FEM dun sa AB class, i-add lang natin class lahat ng FEM caused by yung different loads. Okay? So, titignan natin class, no? Ang itsura class ng FEM, again, since downward yung triangular load natin class, pag ganito ulit siya. Okay? So, mahalaga class yung ating direction, no? Dapat alam nyo class kung paano maglagay ng direction ng FEM kasi class, ganito tayo sign convention. Again, class, ito yung FEM na class ng 6. So, rin class yung FEM due to yung 6 na load. Okay? So, kung titignan nyo class yung 20 natin load pataas, so, pag pataas yung class, dapat ang orientation natin yung fixed end moment sa dulo kasi pataas din. Okay? So, ganun na lang class yung ating, ano, ganun yung memorization nyo. So, pag downward yung load class, dapat yung mga FEM natin class downwards. Pag sinabi downwards class, lahat ng arrows niya nasa baba. Pag upward class, yung ating load class, ang FEM natin kasi is upward. So, yung arrowheads natin class nasa taas. So, ito class yung FEM due to yung 20 na load. So, ito class again, FEM due to yung 20 na load. Okay? So again, class, ang pinaka-concept dyan para makuha natin class yung FEM natin. No? So, ito yung formula natin, kumbaga. Para makuha natin class yung FEM natin sa AB, i-add lang natin class yung tatlo. So i-add natin class yung FEM due to yung 10 na load. Tapos class yung FEM due to yung 6 na load. Tapos class yung FEM due to yung 20 na load. Okay? So ganyan yung analysis natin ng class. So huwag tayo malilito. So, depende ulit yung class dun sa ay, nagalaw. Ayusin ko lang mamaya. Class, ito wala to, no? Pataas dapat yan. Nagalaw nung siname ko. I-edit ko lang mamaya. Okay? So, again, class, punta tayo dun. So, sa FEM's class, so wala tayong worries dun, class, kasi formulas lang yan. Ito yung mga formula natin, class, nasa gilid. Okay? So, ito, class, yung una nating formula. Class, point load siya. So, pag point load class, ito na. Ito, huwag na ito class. Kalimutan nyo ito. Anyway. Okay? So, again class yan. So, naayin natin class yung FEM ng 10. So, ano class yung FEM ng 10? Again class, gagayahin lang natin yung formula. Okay? So, unahin natin class since AB yung kinukuha natin class. Yung nasa left formula. So, meron lang tayo class PAB squared over L squared. So, meron tayo class yung P. Again class, yan yung 10. Ang A natin class is, ito is, saan na yun? So, 2 meters class ito class. Ito is 3 meters. Same ito also is 3 meters. So, ang A natin class is 2. Ang B natin class is 6 squared over class yung length squared. Okay? So, yan ang class yung effect ng 10. Ang effect naman ng 6 class. So, titignan nyo yung effect ng 6. Okay. So, yung 6 class, ito yung ating figure. Okay? So, dito class, kailangan lang natin mag-ganyan. Ito. Okay? So, titignan nyo class dito. Kailangan lang natin makuha class kung ano yung value ng P. Kasi yung P na yan, class, yan yung kailangan natin dito sa formula natin. Okay? Kailangan natin, class, isolve yung P. So, siguin muna tayo, class, para makuha natin, class, yung P. Okay? Kailangan natin kunin, class, yung W, DX. Okay? So, kung titignan nyo dito, class, ang W natin, class, parang kumuha ka lang isang point doon, class, yan yung W natin. Okay? Any.
So, ang representation natin ng class, so, from the left support class, pero ito yung tinatawag na x. Yung x natin class yung distance from the left support, left fixed end class, dun sa sinasabi natin point na w. Right? Isasolve natin yung class. Okay? So, titignan nyo, class, paano mangyayari dito, class? Dapat yung w natin, class, in terms of x, or constant lang siya. Okay? Para makuha natin, class, yung p, para ma-differentiate natin. Or like, ma-integrate natin. Okay? So, kung titignan nyo, class, ang working form, yan, drawing ko lang, no? So, paano natin kukunin yung w, class? Bayano lang yan. Similar triangles, okay? So, yung distance na to, class, kung titignan nyo, ito yung distance na yan, class, no? Para makuha natin yung class, kung titignan nyo, x minus 2 lang siya. Ito, class, is x minus 2. Okay? Samantalang, class, yung distance na to, 3. So, yan na, class, yung ating similar triangles. Para makuha natin, class, yung w, class, tas yung partner nyo na x minus 2, equal yung class doon sa 20, tas yung partner nyo na 3. Ay, hindi pala to 20, class, 6 lang. 6. So, ito, class, 6. So, ito, 6. Okay? So, titignan ko, again, ang pinaka-goal natin, may express natin yung w in terms of x. So, titignan ko, ang value ng w natin kasi is x minus 2. Okay? So, para makuha natin class yung p, ang p natin class is yung 2 times x minus 2 dx. Okay? So, meron tayong value natin ng p. Ready na tayo pass para dun sa formula. So, again, yung isang formula natin kasi is ito, di ba? Okay? I-erase ko lang to. Tuloy natin, class. So, again, class, no? Sundan na natin yung formula. So, dito, class, sign convention pala tayo. So, titignan natin, class, yung FEM due to 10. Positive siya, class, kasi, di ba, sign convention natin, class, counterclockwise, positive moment yan. So, clockwise, class, is negative moment. So, ganyan lagi yun, no? Okay? So, positive to, class. So, yung FEM 6 natin, class, so, again, so, titignan nyo, counter rin siya, so, positive rin siya. Okay? Tapos, class, sundan lang natin yung formula. So, ang formula natin, class, again, yan. So, yung C natin, class, is 5. I mean, ayan yung D pala, 5. Ang C natin, class, is 2. Okay? So, yung P natin kanina, class, iba, ang P natin is, yung P natin? So, 2 class times x minus 2, dx. So, yan yung P natin, class, no? Ang A natin this time, class, so, kung titignan nyo, class, ito na yung mangyayari, no? Yan. Ito na yung A natin. So, ang A natin, class, diba, titignan nyo, x lang siya. Times x. Okay? Yung b naman natin, class, 8 minus x. So, square lang natin yung class. Over class yung total length natin na 8. Okay? So, dito class, next is yung sa ano naman. So, negative yung class kasi clockwise. Effect ng 20. So, dito class, same lang tayo dito, no? Ganyan din lang. So, meron lang 20 class. Tapos, yung a natin class is 5. Tapos, 3 squared over 8 squared. Okay? So, titignan nyo dito class, meron na tayong FEM. So, ito na yung una nating FEM. So, FEM AB class is equal to, so, i-add lang natin yung class. Okay? So, titignan nyo class, pag kinalcue nyo yan, so, bilisan na natin class, is what is that. So, pag kinalcue natin yung class, ang lalabas is, ayan. Meron tayo class 5.8781. So, kilonewton meter. So, FEM class, malagay yung sign. So, positive tayo dito. Okay? So, yan class yung FEM AB natin. Okay? So, natin yung next class. So, i-erase ko lang. So, yun class. So, kunin naman natin class yung FEM dito sa BA. So, again, same yung formula natin class para makuha natin yung FEM sa BA class. Equal lang yung class dun sa FEM caused by yung 10 load. Plus class yung FEM. So, i-add lang natin yung class due to yung 6. Plus class yung FEM. Due to yung 20 na load. Okay? So, dating gawin class. So, yung mga analysis natin kanina, same lang, no? So, this time class, dun tayo sa point load. So, yung point load natin class, yan. So, this time class, eto. So, nagbago lang dun class, yung squared, yun na yung A, hindi na yung B. Okay? So, dahil natin class yung sa 10. So, again class yung P, yung A natin class na squared. So, ay A lang. Yeah, A squared this time class. Yung time 2 squared class, times yung 6. Okay? Over class yung length, so 8 squared lang ulit yan. Okay? So, titignan natin class clockwise siya, so dapat negative. Okay? So, FEM naman sa 6 class, so clockwise rin yan, so negative. Again class yung, ano natin, so ang C natin class is still
ay, ang d natin is 5, ang c natin is 2. Ang x natin plus against 2, x minus 2, dx, okay? Times class, so ang a natin plus, di ba yun yung x? So, ito na yung mas squared this time class, no? Okay? Times class yung 8 minus x. Over class yung 8 squared. Okay? Times class yung effect naman plus ng 20. So, in 20 class counter siya, so plus. Okay? So, in 20 daw plus, times yung a natin. So, ang a natin dito class, di ba, is yung 5. So, ito yung square natin class, times yung b natin class na 3. Over class yung 8 squared. Okay? So, dito class may makuha tayong sagot. So, yung FEMBA natin class, pag sinob natin yan, meron tayong 10.9406. Okay? So, again class, negative siya. So, mahalaga yung science natin, no? So, kilonewton meter. So, kung itinignan natin class, pag-usapang FEM, ano yung value niya? Tapos, ano yung orientation? Tapos, units. Okay? So, tignan natin class kung tama. Ito yung sagot natin class, yun yung sagot natin kanina. Ito yung sagot natin ngayon. Gets ba? Okay? So, ano yung next class? Mag-example pa tayo. May isa pa tayong example. Okay? So, ito yung next example natin class kung titignan nyo. Yan. Okay? Erase ko muna ito class. So, moving on class again, meron tayong example 5.5, no? So, example 5.5. So, yan class. So, titignan natin class, E is constant daw. So, siguro sinabi niya lang to class para ma-sure natin class na ang formula natin is yung sa K, constant. So, ito class, ang pinaka-significance niyan is para dun sa K natin class. Para yung stiffness natin class is equal to I over L lagi. Okay, so, maganda kasi yan class, di ba? If E is constant class, supposedly K is equal to I over L. Okay? So, ituloy natin class. So, kung titignan nyo kasi yung steps natin, no, given the figure, ang pinaka-first step natin lagi, class, kailangan lang natin kunin class yung tatlo. Yung tatlo, class, again, yun yung K, yung DF, plus yung FEM. Technically, class, kasi itong dalawa, kailangan natin yan before tayo mag-start ng moment distribution table. But then, again, class, again, ito, dependent yan dyan. So, yung tatlo. Okay? So, unahin natin, class, yung FEM. Ito na yung first step natin. So, this time, class, sadly, wala nang determinacy. Okay? So, FEM tayo class. So, pag kailangan ng FEM class, kailangan lang natin chop-chopin to, no? So, ang first step natin class, again yun, i-assume natin class lahat to fix. So, lahat ng mga, yan, yung mga hindi fixed class, gagawin mo fixed. So, fixed na yan, fixed na to. Para lang natin class yung FEM. Okay? So, ganun lang class. So, FEM class tayo, no? So, ang first step natin class, again, is yung FEM sa AB. So, kung titignan natin class yung AB, ito yung shortcut class na kailangan natin mag-integrate. Okay? So, para makuha natin class again yung FEM, AB. So, ang galawan dito class is i-analyze lang natin siya class per segment, per span. Okay, kunin natin yung dalawang FEM dun sa dalawang ends. Tapos yun. So, natin class yung FEM, AB class, di ba? So, dito class kailangan muna para natin solve yung P again class. So, para dun class sa P, kung titignan nyo class, same triangular node lang ulit siya. So, maglalagay tayo, no? Pipili tayo isang point dito class. Point at a distance x. Yan. Okay? So, yung value class nung point dun sa distributed load, W. Okay? Technically class, dun natin ilalagay yung P. Yan. Okay? So, yung P kasi natin class, diba, equal lang yan sa W dx. Kailangan natin kunin yung P na yan class. Kasi yan yung kailangan natin dun sa formula. Okay? So, yung value ng W, kasi sa anong class yung value ng W at a distance x. Okay? So, mas madali class kapag ano yan? Kapag rectangular distributed. Bakit class? Kasi class yung W mo, hindi mo na kailangan mag-similar triangles. Kung ano yung class yung value nung nandito, kung ano yung value distributed load, yun na yung W mo. Okay? So, nag-similar triangles lang tayo dito kasi triangle yan. So again class, ang itsura ng triangle natin class is ganito, no? So meron lang tayong ganyan. So again class, yung point na yun, yung W. Okay? So yung distance na to class, nandyan, 3. Dito class, this time is 30 to. Okay? So titignan natin yung distance na to class. Ito is x minus 2 ulit. Okay? Similar triangles lang tayo dito class, so W class. So ang goal natin class is express natin yung W in terms of x. Or like, in terms of constants. Okay? So, W class, ang partner niya class is yung x minus 2. Equal yung class dun sa 30, ang partner niya class is yung 3.
Titignan kasi yung W natin class is 10, x minus 2. Okay? Kunin natin yung P class, so 10, x minus 2, dx. Okay? So with this class, pwede natin kunin yung FEM sa AB, tapos yung BA. Erase ko lang. So, tuwi natin. So again class, meron tayong value ng P, no? So, dito class, ang formula natin dito class, di ba, is yung CD. So ang C natin class is yung 2, D natin class is 5. Okay? Tapos dito class, parang ginagawa lang natin yung formula ng point load. So yung P natin class, di ba, solve natin yan, 10, x minus 2 class dx. Okay? Tapos class, ano yung A natin? Again class, x yan. Okay? Dito naman class is 5 minus x. Ito yung B natin. Ito yung sa square natin kasi ang kinukuha natin kasi is yung AB. Okay? Over class yung length squared. So, titignan nyo kasi may sagot na tayo dito. So, pag nilagay-enter lang natin yan sa calculus, recta lang yan. Makuha natin dito mas positive. 8.64. So, gawin natin 2 decimal class. 8.64. So, kilonewton meter. Ito na kasi yung FEM. AB. Okay? So, kunin naman natin kasi yung sa kabilang FEM. So, sa FEM BA. O titignan nyo kasi same yung formula natin. So, 5, 2. Inilipat lang natin yung square dito sa x. So, 10x minus 2 dx times x squared 5 minus x. Okay? All over class, 5 squared. Okay? So, dito class magkakaroon tayo ng answer. Negative 22.86. So, kilonewton meter. Okay? So, move tayo class. Kunin naman natin class dun sa next pond. So, ang tawag natin dun sa next pond class, meron ulit tayong dalawa. Meron tayong FEM BC, tapos si CB. So, wala nyo natin class si BC. So, point load lang yung class. So, simple lang. Okay. So, P lang class. Ang formula lang natin, tadal formula. P natin class, di ba, 49. Times yung A natin class. Ang A natin is 3. Ang B natin class is 4. So, ito muna kasi sa square natin. Okay. All over class yung length squared. So, meron tayong 7 squared. Okay? So, magkakaroon tayo class ng sagot. So, yung FEM, yan. Yung FEM BC natin class, equal siya class sa, so, i-ano lang natin yan. So, meron tayo class ng positive 48 kilonewton meter. Okay? So, mahalaga class yung ilagay nyo na yung signs. Para never natin makalimutan. Kasi pag FEM class, ano yung orientation, ano yung value, ano yung unit. Okay? So, FEMCB naman tayo, class. So, same tayo, class. Ang gagawin mo na, ililipat mo na yung squared class dun sa kabila. So, 49, again, 3 squared, 4 squared, 7 squared. So, makukuha natin, class, FEM sa BC equal yung class sa negative 36. So, kilonewton meter. Yan. Okay? So, erase ko lang, class, para may space. Again, class, so next natin is kukunin naman natin dun sa span CD. So, again, ganun lang na. So, okay, yung FEM natin class sa CD. Okay? So, sa CD class, again, ang loadings natin is, yan, meron tayong distributed load. So, ang FEM natin dito class, meron tayong formula. Ang formula natin is WL squared over 12. So, ang W natin class is 18 times yung L natin class na 6 squared over 12. So, parehas yan class kasi titignan natin symmetrical yung loading. Pag symmetrical yung loading class, yung FEMCD natin, equal lang yung class sa FEMDC. Okay? So, ano yung value natin dito class? So, 54 kilonewton meter. So, again class, huwag natin kakalimutan yung sign para huwag din nyo makalimutan. So, dito class, again, symmetrical yun. So, parehas lang yung FEMs natin, no? Ang difference lang nila class is yung orientation. So, ito class kilonewton meter. Ito naman class negative. Okay? So, after nung FEM class, ang next step natin, kukunin na natin yung K. Okay? So, again, class, ang formula lang natin dito kasi since I is, E is constant, I over L. Okay? So, dito class, dalawa rin lang tayo dito. Kukunin natin class yung mga K per member end. Okay? So, unahin natin class si AB. So, meron tayong KAB. Ito class laging equal to KBA. Kasi kung i-analyze natin class yung formula, yung I nung member class, laging equal yan. Kumbaga class, iba ni-name kasi natin siya per change in geometry. So, itong dalawa lagi equal. So, I over L lang tayo dito class. So, titignan lang natin ano yung I nung AB class. So, 2I, yun lang yun. 2I class over yung length niya.
So ang length niya kasi is 5. Okay? So dito class kung titignan natin 0.4i. Okay? Tapos class yung KBC, again class equal yan sa KCB, equal yan sa I over L. So ang I natin this time class is 1i or like simply I over yung length natin basta 7. So meron tayo 0.1429i. Okay? So yung last pa natin class, so CD is equal to DC. It's equal to yung I natin class. So this time class 1.5i. Over class yung length natin class na 6. Okay? So dito class meron lang tayo 0.4 ulit. Yeah, 1/4. Mali class, 0.25. Yan. Okay? So dito class, okay, gusto ko class for decimal tayo. Okay? Maganda kasi class yan natin. So again, class na ang rule natin sa K class for decimal. Yan. Okay? Erase ko lang yung task class para dun sa next step natin. Next step natin, class, sinasakwa natin yung K. Kukunin natin yung DF. Distribution factors. So again class, no? Yun. Next step natin class, yung tinatawag natin distribution factors. So ang formula natin class dito, again class, diba ito yung K class ng member over class yung K ng joint. Right? So ang analysis natin dito class per joint. So unahin natin class yung joint A. Okay? So with the formula class, again, kailangan daw muna natin kunin class kung ano yung K sa A. So ang K sa A class is isasum mo lang lahat ng K ng members na na-connect doon. So titingnan natin class, diba fixed end yan. A special pala class ang K kapag fixed end. Okay? Ang K kasi class, ang stiffness natin, class kapag fixed end, infinity. Special yun class. Okay? Kumbaga isipin nyo lang class, ang fixed end, sa sobrang tibay class, ang stiffness niyan, infinity. Okay? So again class, huwag nga kakalimutan yan, no? Okay? Pag usapang DF kasi class, no, para never kayo magkamali, ang DF natin class ng, kung maalala niyo kanina, ang DF natin class ng fixed, dapat 0. Okay? So ang DF natin class ng free, wala. Okay? So ang DF natin class ng simple support, so hinge or roller class is 1. 1 in a sense class yan yung sum nila. Okay? So kung titignan nyo dito class, dapat, since alam mo na fix yung class, dapat matic class. Ang DF mo, o ganun yun, no? Pwedeng ganun class para hindi na kayo malito. Kasi dito tayo nagkakamali eh. Okay? Ang DF natin class, again, pag fix, kasi kung titignan mo yung DF class ng AB, diba ang AB natin class, yan yung position AB, yan yung point A class, dapat 0. So pwede mong iganyan ng 0. So, paano yan naging 0 class? Kung titignan natin, di ba, formula natin is K member over joint. Ang K ng member natin class, so ito yung KAB. Okay? E di ba, ang KAB natin class, na-erase ko kasi. Pero ang KAB natin class, ang K natin sa AB, kung babalikan nyo, tignan na lang natin class para hindi tayo magkamali. Yan. Ito yung mga K natin, no? Okay? So, kung titignan nyo yung formula natin, kasunod na natin yung formula, ang K natin sa AB class is equal to 0.4. So, huwag na natin ilagay yung I. Sige. This time. Lagi kasi magka-cancel yung I class, kaya okay lang nang tanggalin nyo na. Okay? Over infinity. So, titignan nyo class, a number over infinity is equal to 0. So, ito yung formula niya. Ito yung solution, kumbaga. Okay? Pero again, class, para never na magkamili class, kapag DF yan class, tas fixed. Kung natin yung distribution factor sa fixed class, 0 na agad. Gets ba? Okay? So move tayo class sa joint B. So dito class, from the formula, kailangan natin kunin yung kung anong K sa B. Okay? So K sa B class, kailangan lang natin i-add yung mga joints doon. So kung titignan ang naka-connect class, no? Ang naka-connect sa B is yung BA plus class yung BC. Okay? So ang BA natin class, di ba, 0.4 lang yan. Ang BC natin class, 0.1429. So titignan natin class, 0.54. Okay. Yeah, 29.
Ito na yung KB natin. Okay? So, para makuha natin plus yung DF sa BA, again, plus yung K lang ng BA, ang K ng BA class is 0.4 over yung K ng joint B. So, 0.5429. Okay? So, dito class, ang sagot natin is 0.74. Okay? So, next class move tayo dun sa BC. So, ang K ng BC class is 0.1429 over class yung 0.5429. Sagot natin dito class more or less 0.26. So, ito class, no? Ito yung representation, di ba? Kasi dapat class, yeah, ang DF natin class pag simple support. Kung titignan nyo kasi yung point B, simple support yun. Pag inad dapat natin to class 1. Gets ba? Okay? Titignan nyo yun, guys. Saan na yun? Yan. Diba, simple support to class. Pag simple support, dapat pag inad yun, 1. Simple support, so dapat 1. Fixed end, dapat 0. Okay? So, move tayo, class. I-erase ko lang ulit. Yan. Okay? So, ang next stop natin, class, joint C tayo. So, joint C. Okay? So, kailangan natin kunin class yung K sa C. So, again, class, ang K sa C, kukunin lang natin yung K class ng mga connected sa C. So, meron tayong CB. Tapos, class yung CD. Okay? So, yung K niyang class, kung titignan nyo, meron lang tayo class 0.1429 plus class 0.25. So, yung K natin sa C class is 0.3929. Okay? So, paano makuha natin kasi yung DF natin sa CB? Again, yung K ng CB class na 0.1429 all over class yung 0.3929. So, may makuha tayo distribution factor class dito is 0.36. Okay? So, moving on class sa CD naman tayo. So, yung K ng CD class is 0.25 over class yung 0.3929 equal yung class sa 0.64. Okay? So, sa joint D naman class, so, ang key natin class sa D, is equal class sa nakakonect sa D. So, nakakonect lang sa D class is yung DC. So, equal to class sa 0.4. Okay. Hindi ah. 0.25. Okay. So, para makuha natin class yung yun sa DC. So, yung K lang yung class yun, 0.25 over 0.25. So, equal lang sa 1. Okay? So, again, class yung checking natin. So, titignan natin si point C class. Roller siya class, no? So, dapat sum is 1. So, ipag-inad natin yung class 1. Okay. Yan. Hello. So, ito class 1. Okay? Same sa D class, so titignan natin roller. So, dapat sum natin doon 1. Okay? So, titignan nyo class, nakuha na natin yung DF to si FE. Meron din tayo mag-table class. Okay? So, ano yung itsura ng table natin class? So, i-erase ko muna to. Ilagay ko na rin yung itsura ng table. So, ito class. So, ito no? Ganyan yung itsura ng table natin class. Consistent tayo, no? So, laman ng table natin class, meron tayong joint, meron tayong member, meron tayo ng tatlong kailangan natin. Tapos class yung distribution natin. Okay? So sa ating class sa klase natin, magsa-stop tayo pa sa fourth distribution. Okay? Pagkatapos natin class sa fourth distribution, mag-add na tayo. Okay? So technically class, supposedly ang SOP dito, dapat daw kasi yung unbalanced moment natin maging zero, doon tayo magsa-stop. Pero kasi kung titingnan nyo, matagal yun. Okay? So, sa klase natin class, again, mag-stop tayo sa ito. Fourth distribution lang tayo, no? After natin kasi ang fourth distribution, kunin na natin yung sum ng moments. Okay? So, ito na yung class. So, kung titignan nyo kasi, nagay ko na yung mga pinaglalagay natin kanina. Okay? So, ganito yung lagayan natin, no, class? So, meron tayong joint. So, joints lang natin naman kasi ABCD. Members natin, class, is yan. Okay? Tapos yung tatlong sinolve natin kanina, class, ito. Okay? So, nilagay ko na sila. So, sa distribution table, class, ang first step natin, class, kailangan natin malaman kung saan yung unbalanced moments. Okay? So, saan tayo, class, magkaka-unbalanced moments? Saan, class?
So, ang pinaka-advanced moment natin, class, mabubuo lang yung class dun sa ginalaw natin na supports. Okay? Or like class, yung mga supports na ginawa nating fixed. So, kung titignan nyo class, di ba? Yan, ginawa nating fixed ng mga to. So, magkakaroon tayo class ng unbalanced moment dun sa mga yun. Or dun class sa supports na hindi originally fixed. So, kung titignan nyo class, dalawa yan. Yung mga supports na hindi originally fixed. So, meron tayo class ng B. Okay? So, yung B. So, again class, yung unbalanced moment natin, may ma-form class sa B. Meron din tayo class sa C. Meron rin tayo sa D. Gets ba? So, again class, yung unbalanced moments natin, yan yung mga magkakaroon tayo ng unbalanced moment class dun sa supports na hindi originally fixed. Kasi ang ginawa natin class, diba, in-assume natin na fixed. Kaya may mabubuong unbalanced moments dun. Okay? Gets ba? Okay? Tapos class, yun nga. So, ang galawan natin dito class, kung titin nyo pa ulit-ulit yan, no? Magka-calc function tayo class. Okay? So, tatanda nyo lang class yung mga formula natin. So, may formula tayo pa sa unbalanced moment. Meron tayo sa distributed moment. Tapos meron tayo sa carryover moment. Okay? Di ba ang unbalanced moment natin class? So, dito nyo class dapat tandaan kung ano yung concept. Ano yung kwento. Di ba class, ang unbalanced moment natin class, is i-add mo lang class yung mga FEM class dun sa joint. So, kung titignan natin class, no? Formula natin class ng B, i-add lang natin ito. So, yung FEM doon class, meaning itong dalawa. Okay? So, same class, para makuha natin yung unbalanced moment sa C, i-add lang natin class yung mga FEM sa C. Para makuha natin yung sa D class, i-add lang natin yung doon sa D. Okay? Tapos, after doon class, di ba, may makuha natin yung unbalanced moment. Pag nakuha natin yung unbalanced moment na yung class, kailangan natin distribute. So, para ma-distribute natin class, di ba, para ma-distribute natin yung mga nakuha natin dito, sensitive siya ngayon. Ito. Kailangan lang natin class i-multiply dun sa respective distribution factor natin. So, ito yung mga yun. Yan. Okay? So, pag nakuha na natin class yung distributed moment, so, andito na tayo, no? So, unahin natin yung nandun. So, diba, ito yung first step natin class. Tapos, makukuha na natin class yung nandito. Pag nakuha na natin yung nandito class, pag nakuha na natin yung distributed moment, pwede natin kunin class yung carryover moment. Again, class, ang carryover moment natin class is half lang ng distributed moment. Okay? So, ang pinaka-galawan natin dong class, dapat yung distributed moment class sa AB, yun yung carryover moment niya class sa AB. So, babalik tayo mo lang class. So, yung distributed moment sa BC, mapupunta ko sa carryover moment class sa CB. Gets ba? Okay? So, ganun class. So, kung titignan nyo class, kung alam nyo yung kwento, kaya nyo rin gawin ng formula class. Okay? So, ang formula natin dito was kasi, di ba, ang first step natin, kailangan natin kunin yan. I-name na lang muna natin yung columns class. So, ito, matic class, tatawagin ko itong B, C, ito yung D. So, huwag na natin galawin yun. Okay? Taas ito class yung column na to, tawagin natin class siya na A. Okay? Ito class, tawagin natin siya na X. Ito class Y. Ito class M. Ito class is E. Ito is column F. Okay? In preparation class dun sa calc function natin. So, ano yung formula natin class? So, ang gusto natin makuha class, makuha muna natin yung mga nandito. Okay? So, this time class. I-enter na lang natin. So, kanya-kanyang galawan niyan class. So, ako class, gusto ko i-enter ko na lang. So, ang unang formula natin class B. Okay? Tapos class ang susunod, C. Yun. Makuha ko yun nandito. Para i-enter ko lang yung value dito, class. I-add ko lang. Makuha ko na yan. Okay? Tapos lastly, class is yung D. Okay? Yan yung una natin kukunin, no? So, ang next class, kukunin natin yung distributed factor. So, distributed moment. Para makuha yung distributed moment, class, again, di ba? Yung unbalanced moment, class, times yung respective distributed distribution factor. Okay? So, kung natin kakalimutan, class, di ba, nanggaling siya sa joint, pupunta siya sa member. Okay? So, ininegate natin. So, yung una natin kukunin class is ito. So, since wala tayong distributed unbalanced moment sa A, matik, ito, zero na. Okay? So, ang meron lang tayo class is una ito. So, i-multiply natin class yung distribution factor. So, 0.74. So, again, class, huwag natin kakalimutan, dapat negative yan. Okay? Times class yung B. So, joint B muna tayo. So, next class is 0.26. Again, negative ulit class B. Okay?
Tapos class, yung distribution sa point C naman tayo. So, meron tayo distribution factor kasi again, negative muna. 0.36 class over times yung C. Okay? Tapos class yun, next. Yung sa CD naman class, yung distribution factor yung 0.64 times C. Okay? Tapos class, yung distribution factor ng D naman kasi is 1. Tapos D. So, negative ulit class. Kasi nanggaling siya sa joint, pupunta siya sa member. Okay? So, kung titignan nyo class with this, meron na tayong buo dito. Nakuha na natin yung nandito. Okay? So, next step natin class, kukunin natin yung carryover moment. So, ang formula ng carryover moment class, kukunin natin distributed moment divided by 2. Okay? So, yung AB class mapupunta sa BA, yung BA mapupunta sa AB. Okay? So, dito class, so, i-half lang natin. So, ang next natin class, meron tayong A. So, natin, ang gawin na natin, kasi idiretso na natin doon para hindi masyado tayong, hindi mahaba yung formula natin. Okay? So, ang gagawin ko dito class, kukunin ko yung value ng AB divided by 2 ko na. Okay? Yun na i-entry ko para hindi ko na i-over 2. Okay? Tapos yan class, so, meron tayong A, meron tayong X, meron tayong Y, meron tayong M, meron tayong E. Tapos meron tayong F. So, with that class, kung titignan nyo, ito na yung program natin. So, para ang ginawa natin class, gumawa tayo ng pinaka-working equation natin para nag-program tayo class. So, ito na class, pinaka-working equation natin class. With this, dire-diretso na tayo dito. Okay? Para mabilis. Hindi na tayo mag-type ulit ng ano, ng formulas class. Ang ita-type lang natin class, ano yung mga given? Okay? So, kunin natin class yung calculator natin. Okay? So, again, class, ang gagawin ko lang, enter ko yung ating working equation. So, ang working equation natin, class, is ito. Yan. Okay? Kasi ba yung program ko? Ipakita ko na lang, class. Okay? So, ang una natin, class, yung B. Separator natin, class, tapos yung C. So, tapos yung D. So, ito, class, yung mga unbalanced moments ko. Okay? Tapos, ito naman, class, yan na yung start, class, ng mga distributed moment. So, titignan yung class, negative. So, again, negative dapat, class, kasi nanggaling siya sa joint. Pupunta siya sa member. Okay? So, inegate dapat natin yung sign kasi mag-iba dapat yung direction. So, 0.74 class times yung B. Okay? Yung next nating class is yung 0.26. So, negative. So, separator is negative 0.26. Tapos yung B. Okay? So, separator ulit class. So, joint C naman tayo class. So, negative 0.36. Tapos yung unbalanced moment sa C. Okay? Separatory class. So, negative ulit. Negative yung distribution factor ng next class. So, 0.64. Yan. Tapos yung unbalanced moment sa C. So, sa joint din naman tayo class. So, separator. So, distribution factor 1. So, negative pala muna class. Negative 1. Okay? Tapos yung unbalanced moment sa D. Okay? So, with this class, supposedly, tapos na natin yung mga, yung row ng distributed moment. Okay? So, next class is yung carryover moment. So, sa carryover moment class, kailangan lang natin divide by 2. Okay? So, dito class, ilalagay ko lang yung A. Okay? Para dito. Tapos class yung X. So, ubusin lang natin class ito. Yung mga unknown. Okay? Tapos meron tayo ng Y. Okay? Tapos yung M. Okay? So, kailangan natin yung E class. Tapos yung F. Okay? So, with this class, na-enter na natin yung pinaka-working equation natin. So, pag na-enter mo na yung working equation mo, class, pinutin mo na yung calc. Okay? So, pag pinindot ko yung calc, yan, i-enter na natin yung mga unknowns. So, ano yung B natin class? Diba yung B natin class, yan yung unbalanced moment natin sa B? So, ano yung unbalanced moment natin sa B class? Ito. So, kailangan lang natin class, i-add yung FEM sa B. So, meron tayo class, no? So, negative 22. 0.86, okay, plus 48, okay, so equal sign. So, yung C natin class, again, yung unbalanced moment sa C, i-add lang natin yung FEM sa C. So, yan yun. So, negative 36 class, plus 54. Okay, unbalanced moment sa D class, i-add lang natin yung mga FEM sa D, so meron lang tayo isa. So, negative 54. Okay, so equal sign. So, ano yung A class? Again, ang A natin class, di ba, is ito. So, technically, class, yung A natin, dapat ang i-enter natin dyan is yung carryover moment ng AB. So, ano yung carryover moment ng AB, class? Ay, hindi. Ang gagawin ko pala dito, class, is parang kukunin ko, class, yung yan. Dapat alam mo yung ginagawa ko, class. So, ang plano ko dito, class, again, kukunin ko lang, class, kung ano yung value.
May mali sa ating program class. Mali class, ulitin natin. May mali sa program natin, no? Ay, pwede rin naman. Okay? So, dito class, tama lang pala class na nawawasak na ako. Huwag na natin galawin. Tama lang yung class. This time lang class, skip lang natin kasi wala pa tayong value na distributed moment. Yan. Skip lang natin. Okay? So, dito class, ang plano kasi natin dyan, so ito yun na yun, yung part na to. So, ang gusto natin dito class, dyan natin i-enter yung distributed moment. Okay? Para makuha natin kasi yung carryover moment. At yun, again, class, wala pa nga tayong distributed moment. So, skip lang natin. So, para ma-skip natin, class, equal lang yan. Equal. So, E hanggang sa F, class, no? Okay? Tapos, equal sign. So, ito na yung una nating sagot, class. Yan na yung B. So, ito na kasi ilalagay natin dito. Okay? So, dito, class, again, start na tayo, no? So, dito, 25.14. Nagulo ba yung program ko, class? Kung ano, class? Kung sa inyo, pwede naman i-cut nyo dito, class, no? I-cut nyo dyan, class, tapos i-enter nyo lang nandito. Gusto ko lang kasi, class, dire-diretso tayo. Kasi pag kinat ko dito, class, kukunin ko yung mga halves ng distributed moment, kailangan ko na namang i-enter to. So, ayaw kong i-enter ulit yan, class, kasi so, nagdagdag na ako ng, yan, AXYMEF. Okay? Again, tuloy natin, class. So, yan na yung sa B natin, class. Ito yung sa C. So, sa C natin, class, is 18. Okay? Tapos yung D natin class, again, negative 54. So, negative 54. Okay? Tapos class equals sign. So, ito na yung 0.74B. Siba ang 0.74B natin class is yung nandito. So, yan na class, negative. Dito kasi round off na natin sa 2 decimal places. So, 18.60. Okay? Tapos next class. So, titignan mo lang kasi yung nandito. So, ano ba ang negative 0.26B? Diba yan class yung distributed moment class sa BC? Okay? So, negative 6.54. Okay? Tuloy lang natin, class. 26. So, ito naman, class, yung... So, ito, class, is yung... Dito, 0.36C. So, 6.48. Okay? So, negative 6.48. Oh, may discrepancy tayo dun sa module. Okay? So, ituloy ko na lang, class. Tapusin natin, no? So, ang next natin, class. So, yan, 64B. So, ito. Ito, class, yung under dito. So, negative 11.52. Okay? Tapos, class. 54. So, dito, 54 lang. Okay? So, with this class, meron na tayong value dito. Pwede na natin ilagay kasi yung nandito. Okay? So, dito class, skip lang natin kasi wala pa tayong linagay. So, yung A, yung X, yung Y, yung M, yung E, tas yung F. Okay? So, yeah, skip ko lang ulit to. So, yung B, skip natin, C, and D. So, yung A. So, dito na tayo bandang A class. Okay? So, ang gusto natin class yung A. Ito yun, di ba? So, dito ko na mag-iisip class. Kasi more or less class, di ba? Para makuha natin class yung entry dito, kailangan natin kunin yung half nito. Okay? So, ano yung half niyang class? So, yan yung mapupunta dito. Okay? Kasi di ba carry over moment class ang formula natin, distributed moment, divided by 2. So, yung AB class, yung BA, pupunta siya sa AB. Okay? Tapos, ito class, yung half niyan, mapupunta siya class sa CB. Gets ba? So, ang basis natin class, titignan mo lang yung mga names. Ito. So, ang name natin. So, yung BA class, pupunta siya sa AB. Yung BC class, pupunta siya sa CB. Yung CB naman class, pupunta siya sa BC. Yung CD class, pupunta sa DC. Ito class, pupunta siya dyan. Okay? So, titignan nyo class, yung A natin, para makuha natin class yung A. Ito. So, negative 18.6 lang yung class.
divided by 2. So may trash issues ako class, kaya linalagay ko yan. Okay, so yan. Yung x naman natin class, yung entry natin sa x, so 0. 0 lang yan, kasi wala naman tayong distributed moment class sa AB. Okay, tapos yung y natin class, again, ito yung y natin, no? So ito na yung entry natin dito. So para makuha yung entry dito class, again, kukunin natin yung half nito. So yung negative 0.48 divided by 2. Okay. False. Yan. Okay. Ano yung M? Yung M class again dito. So para makuha natin yung value dito class, ano yung half nun? So negative 0.54 divided by 2. Okay. Yung E naman natin class again, yung half ng 54. So 54 divided by 2. Okay. Yung F natin class, yung kalahati class ng 11, so 11.52 class divided by 2. Okay? So with this class, magkakaroon na tayo ng value. So again, skip natin yung B kasi hindi yan yung kailangan natin. Skip natin yung C, skip natin yan, skip natin class hanggang sa mapadpad tayo class sa A. Yan. So ito na yung una natin ilalagay class. So yung A class is dito, no? So meron tayong negative 9.3. Ay, bakit red? Okay. So, yan yung lalagay natin class sa A. So, negative 9.3. Okay. Tapos, again class, ang next natin, so, ito, 0 na to. Okay. Tapos, ang Y natin class is yan. So, meron tayo yung kalahati ng class. So, ang kalahati niyang class, again, negative 3.24. Okay. So, kung wala kayong trust issues, class, kaya nyo mag-divided by 2, diretso nyo na. Okay. Tapos equal sign class, so ang M natin class is kalahati lang doon. So ang kalahati daw niyang class is, yan, negative 3.27. Okay. Tapos class, yung E natin is, so ito, yung kalahati ng 54 class, 27. Okay. Tapos class, yung F natin, yung kalahati ng 11.52. So, negative 5.76. Okay? So with this class, tapos na yung unang cycle ng distribution natin. Gets ba? Kasi nag-end tayo sa carryover moment. So magsa-start ulit tayo. So ito na yung second cycle. Okay? So yung second cycle natin class, again, kukunin ulit natin yung unbalanced moment sa B. So ano yung unbalanced moment sa B class? So unbalanced moment sa B class, i-add lang natin yung mga carryover moment sa B. Yan. Para makuha yung unbalanced moment sa C class, i-add lang natin yung carryover moment sa C. Para makuha yung unbalanced moment sa D, i-add lang natin class yung mga carryover moment sa D. Okay? So, kung titignan natin class, yun no? So, tinanong niya ulit yung B. So, yung B class, di ba B yan yung unbalanced moment sa B? So, para makuha natin kasi yung unbalanced moment sa B, yan lang. 0 class minus 3.24. Okay? So, bilisan na lang natin, no? So, yung sa C class, again, yung unbalanced moment yan sa C. So, negative 3.27 minus ay plus 27. Okay? Tapos yung sa D natin class, again, negative 5.76. Okay? So, again, ito class, skip lang natin. Okay? Kasi yan class yung formula natin, di ba? Ito na yun. Ito na yung start. Yan na class yung formula ng carry over moment. Pero mamaya pa yan class kasi wala pa tayong distributed moment. Okay? So, ito yung una nating sagot class. So, yan daw yung B natin. So, ang B natin class, again, negative 3.24. Okay? So, kung gusto, kung hindi nyo mag-gets to class, ilong cut nyo na lang. Okay? So, 3.24 naman to. Okay? So, yan. So, next natin class, ang C natin class is 23.73. Okay? So, next. So, ito yung sa D natin class. So, negative 5.76. Okay? So, moving on class. Yan. So, ito naman na class yung ating distributed moment na to. So, ito na kasi class, diba, yung distributed moment natin. Yan. Okay? So, para mas mag-gets nyo, mas ilagay ko ngayon. So, ito class, ito yung sa unbalanced moment natin. Okay? Ito class, hanggang dito, ito class yung distributed moment natin. Okay? So, ito class, ito yung carryover moment natin. Carryover moment. Okay? Tingnan, nag-start na tayo class. Ito na yung distributed moment.
So, ito na yung 0.74b. So, 0.74b natin kasi is ito. So, ilagay ko na. So, meron tayo plus 2.4. Okay. Tapos yung next class, 0.26b. So, dito yon. So, 0.84. Okay. So, next class, 0.36d. So, meron tayo negative 8.54. Okay. Tapos next class, yan. So, 0.64c. So, dito yon class, negative 15.19. Okay. So, last yung class yung sa D. So, yung sa D natin class, yan, 0.76. Okay. So, after dito, kasi kung titignan nyo, meron na tayong distributed moment. Kukunin natin carryover moment. So, dito na natin class, skip na natin to. Okay. Kasi yan yung mga sagot kanina. Okay. So, pumunta tayo dito kasi hanggang sa tanongin niya kung ano yung A. So, kung ano yung A mo class, di ba yan yung enter mo dito sa A class? So, para makuha mo kasi yung entry dito, again, para makuha mo yung entry dito class, kailangan mo kunin yung half nun. Okay? So, again class, no? Para makuha natin class, again, yan pupunta doon. So, yung kalahati niyang class pupunta doon. So, ang titignan lang natin kasi yung pangalan. Yan. So, yung AB pupunta sa BA. Okay? So, ito namang class, since ang pangalan niya is BC, pupunta siya sa CB. Yung CB class pupunta siya sa BC. Okay? So, ito class. So, yung DC natin class pupunta, CD pupunta siya DC. Yung DC pupunta sa CD. Okay? So, again class yung A. So, ito yung A natin, no? So, para makuha natin yung value niyang class, half lang nun. So, yung 2.4 divided by 2. Okay? Tapos, class yung X natin. So, yung X natin class ito. So, 0. So, 0 lang ulit yan. Okay? Yung y natin class, kung titignan natin class, ito, y, ito yung nandito class, no? So, para makuha natin yan, class, kunin natin yung kalahati nun. So, yung negative 8.54 class divided by 2. Okay? Yung m natin class, ito yun. So, yung kalahati yung class ng 0.84. Okay? Yung e natin class, yung kalahati ng 5.76. Okay? Yung F natin, class, yun yung kalahati ng 15.19. So, negative 15.19 divided by 2. Okay? So, with this class, may sagot na tayo. So, pupunta ka lang, class, dun sa A. So, hanggang sa sagot natin na A, hanggang lumabas yung sagot sa A. So, ito yung sagot sa A class. Sagot natin sa A class is 1.2. So, tama lang. So, ang kalahati ng 2.4 class, 1.2. Okay? So, dito sa next class, 0. Kasi wala tong laman. Okay. So, tapos, next class. So, titignan nyo kasi ito, 0. Ito rin 0. Okay. So, next, yung x, meron tayo 0. Sa y class, so yung y, kalahati nito class, so kalahati niyang class is 4.27. Negative. Okay. Yung nandito namang class is yung kalahati ng 0.84. So, yun na yung m. So, kalahati na class ng 0.84, 0.42. So, ako class, may trash issues ako kaya rin nagay ko dyan. Okay. So, yung E natin class, so yung E, ito yung kalahati ng 5.76. So, ang kalahati ng 5.76 class, 2.88. Okay? Tapos, class yung F, yung kalahati ng 15.9. So, negative 7.59. Ah, 0.6. Yan. Okay? So, titignan nyo class, tapos na naman tayo sa second round. Okay? So, since tapos tayo sa second round class, start na natin yung third round. So, yung third round class, again, tatanong nyo yung B. Ang B natin class, yun yung ang balance moment sa B. So, ang balance moment sa B class, i-add lang natin itong dalawa. So, meron tayo 0 class minus 4.27. Okay? Tapos, yung C natin class, again, yung dalawang to. So, yung 0.42 class. So, 0.42 plus yung 2.88. Okay? Tapos, yung D natin class, isa lang, negative 7.6. Okay? Tapos yan, skip na natin to class. So, skip natin yung class hanggang lumabas yung sagot natin sa B. So, sagot natin sa B kasi is ito. So, meron tayong negative 4.27. Okay? Yung C natin class is 3.3. Yung D natin class is negative 7.6. Yan. Okay? So, yan. So, ito yung sagot natin class. So, yung 0.74B, dito yan class. So, 0.74B class is, yan, 3.16.
Okay? So, next class. So, ano yung sagot? Yan yung sagot natin kasi sa point 26B. So, dito yan. 1.11. Okay? Tapos, class, yung sagot natin sa ano. So, again, ito, negative 1.19. So, dire-diretso na tayo plus, no? So, ito, negative 2.11. Tapos, ito is 7.6. Okay? So, after nun, class, nasa carryover moment na tayo. So, skip natin to. Hanggang sa tanongin natin, class, kung ano yung entry natin sa A. So, dito na tayo, no? Entry natin sa A, class, again, yung dapat yung kalahati nun. So, again, class, yung kalahati niya mapupunta doon. Yung kalahati nito pupunta dito. Yung kalahati niya pupunta dito. Same dito, class, yung kalahati niya, kalahati nun. Okay? So, ano yung A natin, class? Again, ang A natin, kalahati ng 3.16. So, 3.16, class, divided by 2. Okay? Yung B natin, class, ay yung X natin, 0 ulit. Yung Y natin, class, is yung kalahati ng 1.9. So, negative 1.19, class, divided by 2. Okay? Tapos, yung M natin, class, yung kalahati ng 1.11. So, 11 divided by 2. Okay? Tapos, class, yung E natin, yung kalahati ng 7.6. Yeah, pag may trash issues ka, sipagan mo. Okay? Tapos yung F natin is yung kalahati class ng 2.11. Yeah. Okay? So, ang next lang natin class hanggang sa mapunta tayo sa value sagot sa A. So, ito na yun class. So, again class, ang kalahati ng 3.16, 1.58. Yeah. Okay? So, next natin class, again, 0 to. So, ito, 0 na rin yan. Okay? So, next natin class, again, ito. So, kalahati nun, negative 0.6. Okay? Kalahati nito class, ayan, 0.6 na rin. 56. Okay? Tapos yung E natin class, again, 3, yan. So, 3.8 to. Tapos next, yan, negative 1.06. Okay? So, after nito class, tapos na tayo sa third distribution. So, again class, mag-start na tayo sa fourth. So, tatawin nyo yung B class, ito yung advanced moment sa B. So, 0 class minus 0.6. So, yan yung B natin. C class, so yung 0.56 class, no? Plus 3.8. D natin class, negative 1.06. Okay? Yung A natin class, is skip natin to. So, hintayin natin class yung sagot sa B. So, ito yung sagot sa B class, 0.6, negative. So, negative 0.6. Okay? Yung C natin class is yan. So, 4.36. Okay? Tapos class yung D natin, again, negative 1.06 pala. Okay? Tapos class, ito na yung sa distributed fourth distribution natin. So, 0.74 class, ito yung sagot natin dyan. So, 0.44. Okay? So, yung next class is 0.16. Okay? Tapos class yan. So, negative 1.57. Okay? Tapos class, negative 2.79. Okay? Tapos class, last. Yung 1.06. Okay? So, titignan nyo class, mag-i-end tayo sa fourth distribution. Okay? Kung baga nyo natin isasama yung carryover. Okay? So, ang next step natin class, i-add na natin. So, mag-stop tayo sa fourth distribution class, so, kukunin natin yung sum. So, ito class, ito yung sum ng moments. So, saan ba nag-start yung moments mo class? Diba nag-start yung moments natin class? Ito, FEM class, pababa. So, ito class, i-add lang natin lahat yan. Okay? So, pag in-add mo lahat yan class, makukuha mo yung sum niya per column. So, ilagay ko na lang class, no? So, dito class, ito daw is 2.12. Okay? Ito class is negative 35.46. Okay? Ito class, 35.46. Ito class, negative 56.07. Same class, 56.07. Okay? Ito class 0. Okay? So, titignan nyo class, yun yung mga sagot na natin. So, ito na class yung moment sa A, B, and so on. Okay? So, ang interpretation lang natin dyan, class, again, pag negative yan, ibig sabihin, clockwise. Pag positive yan, class, counterclockwise. Gets ba?
So, ito na class yung final answers natin kasi ang tinatanong mo namang class is yung member end moments. So, member end moments natin class ito. Okay? So, para makita nyo lang class kung ano yung itsura. Ito yung itsura. Okay, so i-check natin class. Yan. So, tama lang yung class, no? So, ito. Yan yung sagot natin class. So, tama. Positive yun. Negative 35. Yan, yan, yan. Okay? I-enlarge ko na lang ito class para makita natin. So, technically kasi yan yung sagot. Okay? So, dito class may checking tayo. Ang first checking natin class is para malaman ko kung wala kang mali dito. Okay? So, para ma-check mo class kung hindi ka nagkamali dito, dito sa ating table, para ma-check mo, dapat class, ang checking natin, ito. Ay, ito. Yung checking natin class, okay? Dapat class kasi, yung summation natin class sa joint, zero. Gets ba? So, para ma-check mo class kung wala kang error dito sa moment distribution table, dapat class yung mga ano natin dito class, zero. Okay? So, titignan din kasi natin class yan. No? So, titignan mo class, dapat zero yan. Kasi, pag pinag-add mo, so ito rin class, zero. So, titignan natin class, dapat wala tayong moment sa distance, zero to. Okay? So, magkakaroon lang ng value class is ito. Bakit class? Kasi fixed siya. Okay? So, yun yung checking natin class. So, again, class, ang checking natin doon, malalaman mo lang, class, na wala kang pagkakamali doon sa moment distribution table mo kapag nagtali yun nandito. Pag inad mo, class, dapat yung sum ng moments sa joints, zero. Gets ba, class? Okay? Pero hindi ibig sabihin ng class na tama yung sagot mo. Ang meaning lang nito, class, tama yung pinaggagawa mo dito. Kasi, class, pag mali yung entries mo dito, class, kahit nagtali yun nandito, class, mali yung sagot mo. Okay? So, dapat class i-sure shot natin yung nandito. Gets ba? Okay? So, yan na class. Ito na. So, ito yung meaning class. Again, kung titignan nyo class, no, pag positive, counterclockwise. So, yan yun. Ganito yung itsura niya class. So, parang ilalagay natin siya class dun sa mga members. Yan yung mga meaning. Okay? So, that's it class for part 3. So, thank you class for staying. Okay? Bye!